Hello guys, ako nga pala si Danny. At ako pa si Lorna. At welcome po kayo sa aming YouTube channel. Una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa Diyos at tayo po ay muli pong nakita-kita at tayo po ay muli pong makagawa ng panibagong vlog sa pagkakataong ito. Di ba, Mahan? Oo, dapat talaga. Lagi tayong magpasalamat sa Diyos dahil sa mga ganitong pagkakataon na lagi niya tayong binibigyan ng mabuting pagkakataon at iniingatan niya tayo at lagi tayo niyang sinusubaybayan. Yun, yung blessing niya patuloy sa araw-araw. Dapat lagi walang patid na pagpapasalamat ang gagawin natin sa Diyos. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Kaya mahal, sa pagkakataon ito, bago tayo magpasimula sa ating panibagong vlog, mm-hmm. kasi nga, last time na nagkaroon tayo ng vlog is patungkol sa travel vlog natin. Yes, kung saan tayo. Na tayo pumunta ay Taiwan. Sa Taiwan, di ba? No? Kasi naka-four vlogs tayo doon. Mm-hmm. Ngayon, dun sa mga followers namin, mga subscribers namin na hindi pa po nakakapanood ng aming vlog sa Taiwan, sa bandang itaas po ay ilalagay po namin yung link para po at least makasabay-bay po kayo dun sa ginawa po naming pag-travel ni Mahal sa Taiwan. Oo, ngayon, bali apat na series ba yon? Apat na ano? Apat kasi na part. Medyo madami yung pinuntahan namin sa Taiwan, kaya hindi pwede sa isang vlog lang yon. Oo, kasi medyo hati-hati natin. Ngayon, dun sa mga nakalipas nating mga vlog series, ay maaari natin balikan yung ating mga vlogs, di ba Mahal? Kasi syempre, marami na tayong mga nagawang vlogs. Oo. Ngayon, siyempre, marami tayong mga bagong mga followers, mga bagong subscribers na bago pa lamang dito sa ginagawa nating channel. Ngayon, gaya ng pinag-usapan po natin yung reaction doon sa ginawa nating Rated K, no? Na-feature tayo sa Rated K ni Miss Corina Sanchez. Ngayon, doon sa mga hindi pa po nakakapanood, sa taas po, ilalagay din po namin yung mga vlog series na yon. Pinag-usapan natin yung mga nag-react ng love, nagalit, o ano man. Mm-hmm. Ilalagay po namin sa taas para at least mapanood po ninyo. Mm-hmm. And then, yung pangalawa naman po is yung top challenges ng mga May-December couple, gaya natin. Uh-huh. Kasi syempre, marami tayong mga na-encounter na mga challenges, mga problema, mm-hmm. at mga solusyon na nagawa natin sa awa tulong ng Panginoon. At kung kayo po ay kagaya namin na May-December love affair o couple, ay ilalagay po din namin sa taas yung aming vlog series para po at least makarelay po kayo at kung sakali makatulong dun sa inyong relationship goals. At last is yung madalas pagtalunan. Yan yung medyo mahabang series natin, mm-hmm. Namamahal, no? Yung madalas pagtalunan ng mag-asawa. Mm-hmm. Na kadalasan na nagiging bunga is paghihiwalay, pagtatampuhan, pagkakagalitan, pagkiselos. Yan po yung nakaraang vlog series namin na ilalagay din po namin sa taas, guys, para po at least makasabay-bay po kayo doon sa aming vlog series. Tsaka ano, mm-hmm. Mahal, kaya nga nagpapasalamat nga ako sa Diyos na meron tayong mga ngaral. Talagang nakatutok siya sa relationship ng mga mag-asawa, yes. Di ba? Na lalo na pag may mga problema, di ba? Kumbaga na ituturo niya ano ba yung sinasabi sa Biblia na itinuturo para gawin ng isang asawang babae at isang asawang lalaki, mm-hmm. yung gusto ng Diyos, yes. para sa kanila. Kaya salamat sa ating mga mangangaral, mm-hmm. si kapatid na Edith, si kapatid na Daniel, na andyan yung paglingap niya sa atin, sa mga kapatid, sa buong kapatid, sa buong mundong, di ba? Mm-hmm. Salamat sa Diyos pagkakaloob sa atin ng mga mangangaral na katulad nila. Okay, kasi syempre sila yung ating pinagkukunan ng mga insight patungkol sa Biblia, mga tamang paraan ng pagkasama, makapabuti, yes. ang pagpapagsasamang mag-asawa, pagpapamilya, mm-hmm. sa kanila natin kinukuha pamamagitan po ng banal na kasulatan. Yan yung pinaka-ano. Ituturo sa atin. Ano? Mm-hmm. Ngayong araw na to, guys, ay meron tayo uling bagong topic na alam po namin na very timing itong topic nating ito kasi nga marami po kasi tayong mga kababayan, mm-hmm. na mga nag-a-abroad. Oo. Okay? Na sila ay nauubliga. Bakit nga ba, Mahal? Itong topic natin ito is patungkol po dun sa mga mag-asawa o mag-partner na kailangang mag-abroad. Mag-abroad.
Eh, ang tanong natin, kailangan ba talagang mag-abroad ang isang partner o sino man? Yan yung ating pag-uusapan Oo. ngayon. Eh kasi may mga reason sila eh kung bakit sila Yes, gusto marami talagang mag-abroad, reason. 'di ba? Maraming ano. Kasi una, nang nakikita ko mga reason is, siyempre, maliit daw ang Saudi daw. sinasahod dito sa Pilipinas compare sa abroad. Diba? At sa tingin ko, ang isa nating problem, ang isang nagiging reason din nila kaya sila ay nag-a-abroad is maraming mga obligasyon. Maraming kautangan, maraming Na mga dapat bayaran. Na dapat bayaran, tapos na nakita nila na maganda daw ang opportunity sa abroad, kaya kailangan nilang pumunta doon para maghanap buhay. Yan yung mga top reason eh. Oo, kasi may yung mga reason nga nila na narinig ko, bakit ka nag-a-abroad? Eh kasi gusto ko ang mga anak ko mapag-aral ko. Ganun. Mapagbigyan ng magandang buhay. Oo, Ayun, na, hindi sa rin yan. Maipadala ko sa eskwalahan kasi kung dito lang ako, wala akong kikitain. Kumbaga. Pero alam mo ba, mahal, yung pag-a-abroad is malaking risk din yan. Yes. Sa pagsasama ng mag-asawa, sa pamilya, malaking risk yan eh, yung pag-a-abroad. Dahil maraming mangyayari pag nag-abroad yung isa sa kanila eh. Diba? Pero syempre, sabi nga ni, ang isang sabi nga ni Brother Eli saka ni Brother Daniel patungkol dun sa pag-a-abroad, kasi nga sabi niya, kung sa Pilipinas, dito ka nabuhay, dito ka pinanganak, dito ka lumaki. Siyempre, hindi naman pababayaan ng Diyos na dito ka rin sa Pilipinas, magkakaroon ng ikabubuhay mo eh. Diba? No? Yun na yung parang yun yung pinaka, ano ni Brother Eli na sa Pilipinas pa lang, okay ka na eh. Diba? No? Kasi meron tayong mga naobserbahan na mga nag-abroad, iba rin talaga daw pag nasa Pilipinas ka. Diba? No? Kaya lang, siyempre, may mga tao talaga na ang tawag nga natin eh, parang hindi kontento. Okay? Kailangan pala lang mag-risk ng matinding risk para makapag-abroad. Pero syempre, nasa kanina namang choice yun eh. Kaya lang, dapat ang pinaka ano lang natin is magabayan lang natin sila kung sila talaga ay kailangan mag-abroad. At syempre, paggabay ni Brother Eli at ni Brother Daniel, kung sakaling man na kailangan talaga mag-abroad, di ba mahal? Yun yung pinaka ano natin. Oo. At saka isa pa mahal. Siyempre, yung mga nag-a-abroad talagang malaking sakripisyo nila, di ba? Sakripisyo nila sa pagpunta doon na mawali sila sa pamilya nila. At gayon din yung pamilya nila, nagsasakripisyo din. Pati yung mga anak na hindi nakikita yung ama nila, hindi nakikita yung nanay nila, asawa, hindi nila nakikita mga asawa nila. Malaki rin yung sakripisyo yun, di ba? Kasi bakala nila, sila lang yung nagsasakripisyo, yung mga nasa abroad. Oo. Hindi nila alam, pati yung naiwan nila dito, nag-sacrifice din. Kaya both sacrifice ang tapos, nangyayari. Tapos, sa akin naman, mahal, kung ako ang tatanungin, siguro, dati kasi gusto ko rin mag-abroad doon. Dati, noon. Gusto ko rin mag-abroad dahil para sa family ko. Yun yung ano ko noon. Pero hindi ako pinag-abroad ng Diyos. Ang dinalangin ko na lang sa Diyos, Panginoon, kung yung kikitain ko sa abroad, sana dito ko na lang kitain, kasama ko pa yung pamilya ko. Kasi wala namang imposible sa Diyos pag manalangin ka ng tapat sa Kanya. Totoo. Tingin mo yung talagang ano, pero kailangan sumunod ka sa mga utos niya, di ba? Na pag ipinanalangin mo na, wag na doon sa abroad ko kunin yung sweldohin ko, dito na lang, di ba? Yun yung panalangin ko noon. Tapos, although gusto ko rin mag-abroad, totoong gusto ko mag-abroad. Ang ginagawa ko, gusto kong doon mag-trabaho at mag-abroad. Pero ang ginawa ng Diyos, hindi niya ako pinag-abroad para magtrabaho doon. Kasi panalangin ko, dito na lang kitain ko. Yun. Parang talagang, hindi parang, talagang pinakinggan ng Diyos yung panalangin ko. Nakapag-abroad ako, pero hindi ako naghanap buhay. Ano, ginawa ba naman? Namasyal tayo, di ba? Di ba, pinadala tayo ni Philam. O, nakapag-abroad tayo dahil nag-Philam tayo. Sabi, ang ginawa nating pag-abroad, kundi mag-relax. Oo, hindi maghanap buhay. Mag-shopping. What? Oo, hindi maghanap buhay. Kasi kung naghanap buhay ka doon, ikaw ang maglilingkod sa mga nasa abroad. Pero nung pumunta tayo, sila yung naglingkod. Pag kumain tayo sa hotel, pag kumain tayo sa mga restaurant, pinaglilingkodan nila tayo. Yun, kumbaga, ang hinihingi ko lang naman sa Diyos, yung kitain ko dito, yung kikitain ko na lang sa abroad para hindi ako mapahiwalay sa pamilya ko. Yes. Kasi kailangan ng isang ina eh, sa isang pamilya, di ba? Mm-hmm. Kaya, yun, kumbaga, nung nanalangin ako, sobra-sobra pa binigay ng Diyos. Hindi ko naman sinabing,
mag-abroad ako ng ano, ang hiningi ko lang yung siswelduhin ko. Pero hindi hindi yun ang binigay niya eh. Binigay mas matindi pa. Nakapag-abroad tayo nang walang ano, di ba? Na libre yun. Ngayon, dun sa mga talaga pong nakapag-decide na na sila po ay makapag-abroad talaga, ang pinakapayo po namin is, syempre, makipag-usap muna po kayo dun sa mga dapat kausapin. For example, spiritual advisor po ninyo, para po at least kayo po ay magabayan. Kasi syempre, dapat may advice eh. Yes, dapat may gabay. Dapat may gabay po. At kung sakali po na kailangan talagang magpaalam, magpaalam po kayo guys. Kasi syempre, para at least magabayan po kayo, para magka-idea po kayo doon sa lugar po na inyo pong pupuntahan. Ngayon, once na napayuhan na kayo ng maayos, ngayon bilang kayong mag-asawa at bilang mga pamilya, diba, no? Dapat talaga magkaroon po kayo ng kasunduan. Diba, no? Kasunduan na, ano nga yung mahal? Yung kasunduan na, syempre, magiging tapat tayo sa Diyos. Oo. Na hindi tayo magluloko. Ang gagawin natin doon, hindi para mamasyal o what. Siyempre, ang sabi mo nga is maghanap buhay. Hindi pwedeng paghanap ng ibang asawa. Oo. Yun yung pinaka-reason mo. Kasi syempre, dapat alam mo yung goal mo eh. Dapat clear sa iyong isipan, bakit ka ba mag-a-abroad? Yan, sabi mo, kung mag-a-abroad ka, yun nga, isa-isayin mo na, kailangan mo ng magandang kita na makukuha mo sa abroad para mabigyan yung pangangailangan ng iyong pamilya. Yun yung pinaka-goal mo na gagawin po natin. And then, once na nandun na kayo sa abroad, at dapat yung communication po ninyo ng inyong family at ang inyong asawa, plano na. Dapat consistent po yan. Okay? Huwag kayong papayag, guys. For example lang, ang lalaki po ang mag-a-abroad, may iiwan po yung babae. Dapat huwag papayag ang sino man na mawala po yung communication. Lalo na, hindi naman ganun na kahirap ang communication, mahal, di ba? Marami na tayong way para, dati mahirap eh. Diba? No, kailangan pa tumawag sa telepono. Ngayon, meron na ano lang yun, audio lang yun, mahal. Ngayon, pati audio and video, makikita mo na yung kausap mo kahit nasa malayong lugar siya. Yun ang magandang technology ngayon. Tsaka, oo. Tsaka, communication, di ba? Tsaka dapat, kung nasa abroad ka, siyempre, iniisip mo yung pamilya mo, di ba? Na hindi ka magluloko doon. Kasi may times na mga lalaki, nagluloko doon kasi wala yung pamilya niya doon. In other, dapat yung babaeng iniwan din dito, dapat isipin niya na naghahanap buhay doon yung asawa niya. Diba? Vice versa. Maging tapat din siya. Maging tapat siya. Lumayo siya sa mga tukso, di ba? Both side. Ang pinag-usapan natin, both side. Kung si lalaki, umiiwas doon sa mga babae tukso, doon, sa tukso. Ito si babae, umiiwas din siya, di ba? Kasi ang sisirain nang sa kanilang dalawa, yung pamilya nila, maawa sila sa anak nila, di ba? Ganun yun, di ba, mahal? Kasi nga sabi nga ni Brother Eddie, dapat talaga ang mag-asawa, dapat laging magkasama. Oo, magkasama. Eh, kaya lang nga, dahil nga mag-a-abroad, maghihiwalay sila, eh, ano nga, yun nga yung nagiging cause na parang doon pumapasok na yun yung masamang demonyo na ay, ito, naghiwalay na to kasi syempre, ang utos, magsama sila eh. Pero ang payo nga ni Brother Ellie, kung kaya ng lalaki na kunin yung asawa o yung mga anak dun sa lugar na siya ay magkatrabaho, much better. Di ba, mahal? Mas maganda nga yun eh. Kaysa ikaw lang mag-isa. Kasi hindi mo nagaganap yung utos ng Diyos na ang babae o ang mag-asawa dapat magkasama eh. Tumahan sa isang bahay, di ba? Kaya dapat, mga guys, kung magagawa po ninyo na kunin nyo po yung inyong pamilya at dalhin sa inyong lugar kung saan po kayo naghahanap buhay dyan sa abroad, mas maganda dalhin po ninyo para po at least maiwasan po yung mga tukso. At saka isa pa, mahal, reminder dun sa mga mag-a-abroad pa lang na mga lalaki o babae o ano. Kung mag-a-abroad, talaga mag-usap sila at yung babae, huwag siyang, kasi marami, tandaan nyo po, maraming mga lalaki na gago. Talaga naman eh. Kung kailan tinitignan nila kung kailan yung mga asawa ng babae, may mga ganun lalaki, mahal, na alam nila yung asawa ng babae nasa abroad. Siyempre, babae,
siyempre malungkot yun dahil nasa abroad, di ba, mahal. Mm-hmm. Doon niya papasukan yung babae. Mm-hmm. Yun dapat ang layuan ng babae. Mm-hmm. Na yung mga ganong klaseng lalaki, lalo na pag may asawa yung lalaki, di ba? Mm-hmm. May karamihan yung may asawa yung lalaki, kung ano pa sila eh. Lalo na kung asawa nila nasa ibang lugar din, mm-hmm, malayo sa kanila, although alam na may asawa. Yun yung lalayuan ng babae para yung family nila maging intact. Mm-hmm. Dadayain sila ng demonyo eh. Mm-hmm. O, di, pag nagkaano o ano, di ba ang gusto ng Diyos magsama ang mag-asawa? Mm-hmm. Tuloy sila masunod nila yung utos. Eh, ayaw naman ng Diyos na paghiwalay yung mag-asawa, di ba? Mm-hmm. O, sino sinunod nila pag nagkahiwalay yung mag-asawa? Di, yung demonyo, di ba? Yes. O, kaya dapat maging matalino ang babae at ang lalaki pag sila'y nagkakahiwalay. Mm-hmm. Ganun lang yon. Kaya dapat guys, make sure na talagang matatag yung inyong pagkasama. Malalim. Mm-hmm. Hindi mababaw eh. Dapat malalim ang inyong pong pagkasama. Siyempre yung tiwala, gaya ng mga napag-usapan na, di ba? Mm-hmm. Mga topic natin, tiwala, yung talagang may takot sa Diyos. Oo. Sabihin, talagang pagka may takot ka sa Diyos, talagang hindi ka gagawa ng masama eh. Mm-hmm. Talagang ayaw mong masira ang pamilya. Mm-hmm. Kasi talagang napakarami talagang mga senaryo na marami nagkakahiwalay. Oo. Na hindi na bumalik. Kaya yun po yung ating maipapayo dun sa mga mag-asawa na talagang kailangan talaga malalim. Mm-hmm. Hindi mababaw. Mm-hmm. Hindi rin mataas. Dapat malalim talaga. Malalim yung pagsama ng kanilang pagkasama. Tapos ako mahal, kung sa akin lang ha, kung nyari hindi pa kayo nag-aabro, dapat pag-isipin nila mabuti. Yes. Kung sa akin, kung akong tatanungin, mas gusto ko dito sa bansa natin. Yes. Kasi at least kasama mo yung family mo. Kaya na sinabi ko kanina, manalangin ka sa Panginoon. At maging magsipag ka rin siyempre dito, di ba? Mm. O, yung sipag mo, yung dadal mo pa sa abroad, dito na lang. Mm. Pwede naman ipagkaloob ng Diyos yun eh. Mm. Kung talagang tapat yung panalangin mo, talagang ano na, Panginoon na, dito mo na ako bigyan ng hanap buhay upang kasama ko rin ang pamilya ko. Mm-hmm. At hindi kami magkahiwalay. Baka yung aking asawa, mapariwara kung ako'y aalis, di ba? Mm. Saka mingi sila ng sign. Oo. Na talaga bang doon ba talaga siya o dito? Oo. Kasi syempre marami namang opportunity dito sa Pilipinas na actually sabi nga ni Brother Eli, malaki nga sahod mo dito, doon ka naman mahihiwalay. Eh, mas maganda na sa Pilipinas, hindi naman ganun kalaki ang sahod, magkasama pa kayo ng pamilya mo, buo pa kayo, mas okay na yun. At saka sa mga asawang babae, kung ipupus ninyo yung asawa ninyong mag-abroad, kayo mismo pinapag-abroad ninyo, isipin ninyo na pwede ka naman manalangin, ikaw babae. Mm-hmm. Nahingi mo na lang na huwag na, Panginoon, yung aking asawa po ay mag-abroad. Eh, parang ikaw pa nagpupus mag-abroad. Ayaw ng lalaki mag-abroad yung lalaki kasi ayaw niya hiwalay yung kanya. Panalangin mo na sa Diyos na bigyan siya ng magandang hanap buhay dito. Mm-hmm. Kaysa mapahiwalay pa yung asawa mong lalaki, mamaya mapariwara ka rin, di ba? Mm-hmm. Lalo na ang hinahanap yung mga material na bagay, di ba? Mm-hmm. Dito na lang, at least kasama mo yung asawa mo. Kahit na yung emergency, andyan, may matatakbuhan ka. E paano kung may emergency na may lalapit-lapit na yung lalaki kasi wala yung asawa mo? Hmm. Siya yung magtutulong sa'yo. Tapos makikitaan mo ng kagandahang loob yung lalaki. Yung pala, pinapadama ka lang para mahulog yung loob mo sa kanya. Kasi yung tao kasi pag mandadaya, oo. Puro pakitang mabuti. Oo, mabait yun. Oo. Hmm. Lalo masikaso. Na yung sanay na. Maasikaso. Yes. Tapos nalaman niya, medyo yung lalaki, hindi yung asawa, di ba? Magpapakita yan. Parang wala rin yung tinulad sa babae na nagpapakita ng maganda dun sa lalaki. Pagka, Vice versa, gano'n. Hmm. Kaya maging matalino kaya po tayo. Kaya mangyari, baka kumanda lang yung lalaki. Napakasakit. Yo. Kuya Eddie. Oo. Oh. Di ba? Napapakahanap. Naghahanap buhay siya doon. Lalaki, tapos pinagpapadala ng pera sa Pilipinas. Oo, ikaw tapos naman. Yung babae naman pala, ginagastos sa ibang bagay, oo, hindi sa mga anak, nabaliwala yung goal nila. Oo, tama. Kaya dapat, iyan na po natin. Oo. Kaya dapat po, kung maaari nga, ang kontrata ng abroad, kung pwede, every six months. Mm-hmm. Kasi matagal na yung 6 months eh. 1 year, 2 years. Mm-hmm. Tapos, so, talagang kasi hanap lang kayo ng magandang opportunity na magiging best po sa inyo guys, na hindi kayo maagrabyado. Na sabihin talagang maganda sabihin magpo kayong basta-basta susugod sa abroad na
hindi kayo nakahanda. Yes. Kasi meron kasi mga nag-abroad, pinabalik ka agad eh. Uh-huh. Dahil nga yung kanilang recruiter, agency, uh-huh, palpak, dapat po. Yung recruiter. Oh, tapos kung meron naman, naka-abroad na, tapos ang employer naman, hindi pa sa sweldo, hindi pa sahod, pangit yung employer. Mm-hmm. Dapat, ano po ninyo, ang suggest nga is wag na sa Middle East eh. Nabano. Bagamat maraming kita, maraming malaki ang kita sa Middle East, pero napaka iba kasi ang ano doon eh, iba kasi ang relihiyon doon. Mga karamihan, mga Muslim. Mahirap po guys, talagang napakahirap po. Pero kung talagang kayo ay decidido na, nakahanda na kayo, eh pag-usapan niyo po, manalangin kayo na samahan tayo ng Diyos sa pag-abroad natin. Yes. Yan yung pinaka-ano natin. Ngayon, mahal, sana ang yun po yung magiging guide natin dun sa mga mag-abroad na una, pag-isipan niyo mabuti, i-recall lang natin. Pag-isipan mabuti kung talagang kailangan talaga ba mag-abroad. Sabi nga ni Mrs., kung makukuha naman sa panalangin na humiling sa Diyos, na dito na lang ibigay ng Diyos yung ating kikitain, dito na lang. At kung talagang hindi talaga naka... meaning, kung talagang hindi talaga kailangan talaga na mag-abroad at malaki ang pangangailangan ng pamilya, is ano talaga, kailangan nyo talagang mag-abroad, is ano talaga, isipin nyo mo mabuti. No? And then, pag ano sa abroad na, yung communication, yung tiwala, tapos yung... Layo sa mga tukso. Layo sa tukso, kung may dumarating, manalangin na ilayo, umiwas. Kasi may nakasay, may tukso, hindi naman umaalis. Iwas po kayo kasi syempre, minsan hindi mo kaya. Kasi pagka umalis ka, yun yung gagawin natin. Aalis po tayo doon para hindi po kayo mahirapan. And then, dapat make sure na huwag katagal yung mag-asawa. Kailangan uuwi, babalik sa Pilipinas. Hindi pwedeng 3 taon na ayaw na umalis. At mas maganda nga, kung talagang kumikita na talaga kayo, maganda na yung kitaan nyo. Isama niyo po yung inyong mga mahal sa buhay, yung inyong pamilya. And then, once na nakaipon na kayo ng malaki, syempre tandaan, diba, mahal, hindi naman kailangan habang buhay mag-a-abroad. Eh. Dapat makaipon kayo dito, mag-invest po kayo ng mga, for example, gaya ng ating pinag-usapan, yung patungkol sa insurance, investment. Yan, yun yung dapat nyo ihanda once na makapag-ipon na kayo, kasi kumikita na kayo, diba? Kasi syempre ang goal, kumita. Dapat yung kita nyo may patunguhan. Hindi pwede na hanap buhay ng hanap buhay tapos gastos ng gastos, walang naiipon. Kaya dapat mga guys, dun sa mga ano natin, is talagang pag-ipunan nyo mabuti. Kasi sana nyo, hindi po habang buhay, mag-work po tayo. Okay, tama ba yung mahal? Okay, ngayon, ang next topic naman natin guys, is syempre, ano naman yung magiging resulta kapag ang, for example, yung tatay o nanay nasa abroad, patungkol naman dun sa mga anak. Kasi siyempre, ang pinag-usapan natin patungkol sa mag-asawa. Ngayon, patungkol naman sa mga anak na naiwan naman dito sa Pilipinas. Or kung sakali naman nadalhin dun sa abroad yung mga anak, ano naman yung magiging bunga or magiging resulta kapag ang magulang is nasa abroad? Yan ang ating susunod na topic. Kaya sana po, abangan nyo po yung aming susunod na topic na yan. Maganda po yan. Kasi nga syempre, marami tayong mga bata na talagang ano, mayroon pa nga, rebelde. Sabi, marami ng pera, kaya lang ang nangyari naman, dahil nga kulang sa guidance ng magulang, nagiging pasaway. Kaya yan yung ating pag-uusapan sa susunod po na vlog natin. Okay? Kaya sana po, wag po kayong mawawala sa susunod naming vlog. Tandaan niyo po, every Wednesday po yung aming bagong vlog na i-upload sa aming YouTube channel. At dun sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel, sana pakipindot nyo lamang po yung button na subscribe po dyan. At meron po dyang bell, pakipindot nyo lamang po para po at least kayo po ang unang-unang makaka-receive ng notification na meron po kaming bagong vlog. At kung nagustuhan nyo po ang topic na to, huwag niyong kalimutan na mag-like at syempre, mag-comment para po at least makita po ng mga viewers po natin na talaga maganda po yung aming ginawang vlog. At kung meron po kayong mga kakilala na mag-a-abroad o nasa abroad, pwede niyo po i-share itong video ito. Tama ba?
para po at least mapanood po nila, maging guide po nila sa pagkakataon po ito. Kaya sana po naintindihan niyo po yung aming unang vlog patungkol po sa mga kababayan po natin mag-a-abroad at mag-a-abroad pa naman. Okay? Kaya hanggang dito po muna guys. At maraming maraming salamat po sa inyo pong pagsuporta dito po sa aming YouTube channel. At marami rin pong salamat sa Diyos ulit, diba? Sa patuloy na pinagkakaloob sa atin na makapag-vlog tayo. Okay. Kaya sana po, hanggang dito po muna yung ating vlog sa pagkakataon pong ito. Ako nga pala si Danny. At ako po si Lorna. Hanggang sa muli po. Paalam. Bye. God bless. God bless.